Yo, what's up guys? It's me, Frostbite, and sorry kung ngayon lang ako nakapag-upload na may voiceover. So, happy 2021 pala sa lahat. Gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat sa lahat ng nanonood at saka nagla-like, nagko-comment at saka sa mga nag-subscribe last 2020. So, ang goal ko lang ngayong 2021 is maka 2K lang tayo. 2K subscriber, I think. So, yun guys, maraming salamat. So, ngayon, ang ating video ay tungkol kay Albedo. So, nagbibuild lang ako ng PT for Xiao and then accidentally na nasummon ko si Albedo. Why Albedo is the best support? Support Geo. Papakita ko kayo guys kung ano yung build ko sa kanya. So, yung weapon natin is yung Harbinger of Dawn na Refined 5. Napaka-open neto para sa kanya. And then yung second weapon na mare-recommend ko is itong Festering Desire. Pero mas prefer ko yung crit damage neto. And then may crit rate. Papakita ko sa inyo guys yung stats ni Albedo later. So, para sa akin, Harbinger of Dawn and then Festering Desire. Pwede rin yung mga ibang 5-star weapon like yung Skyward Blade. Pwedeng kasi mayroon siyang energy recharge na kagaya ng Festering Desire. So, binigay ko to kay Sincho kasi ginagamit ko rin siya. So, yan. Ito yung marirecommend ko. Enhance ko pa to ng 90. Sakto, ngayon to yung one. Yung ang domain nung kailangan ko. Isa na lang. So, yan guys. And then yung artifact ko is 2-piece Archaic Petra at saka 2-piece Noblesse Oblige. Yan. So, ito. Nachambahan ko lang ng 1 run. Gusto ko sana sa def mapunta yung stat roll. Pero, sa crit damage, nag-roll siya. Sa energy recharge at saka sa attack. So, bali tagi isang roll sila. Pero, yun nga. Di tayo biniyayaan ni MiHoYo. Ayaw niya tayo bigyan ng def. Dati-dati, punong-puno ako ng def sa mga artifact rolls ko. Ngayon, ayaw. So, contento na ako dyan. And then, eto. Yung feather niya. Ang ganda na sana kung napunta lahat sa defense. Nag-roll lang yung defense ko nung nag-plus 20. Lahat nag-roll sa attack. Which is good na rin siguro. At saka nag-roll ng isang beses sa crit damage. So, yung next natin is yung sa Sons of Eon. So, yung recommended ko kung support Albedo is defense yung Sons of Eon nyo. Kung gusto nyo yung maybe i-main DPS niya siya, okay lang na gawin yung attack percentage yung main stats. Pero para sa akin, mas prefer kung gamitin si Albedo as a support. Dahil sa yung elemental skill niya, papakita ko sa inyo mamaya. So yan, naman ko kung masaya ba ako dito sa substat niya, pero okay na rin. Almost 11% crit rate, which is good. Elemental mastery is hindi natin masyadong magagamit to sa con lang to sa para sa crystallize para mas makunat yung shield natin and then crit damage hindi siya nagroll and flat defense nagroll siya ng isang beses yun and then yung goblet natin is syempre geo bonus damage. Meron nagsasabi na mas maganda daw i pure def ko daw siya like sa sands sa goblet at saka sa circlet. Pero para sa akin, mas prefer ko yung geo bonus damage. Dahil dun sa E niya. Every tick, tumataas. Pero, yun. Mas prefer ko. At saka, meron na akong na plus 20. Ibibigay ko sana to para kay Ningguang. Pero, hindi ko na siya binildan kasi lumabas si Albedo. Yun. At saka, si Albedo yung first na geo character ko na binild. So, yan. Plus 20, energy recharge, attack, flat attack. Hindi nag-roll sa flat attack, nag-roll sa crit rate, attack at saka recharge. Diba? Ngayon naghahanap ka ng defense, di ka binibigyan ng game. So yun, and then next is yung circlet natin. So, ang kinuha ko is crit damage. Pero ang plano ko talaga is gawin kong defense to. Mas malakas yung
ratio ng defense kaysa sa crit damage sa elemental skill lang. Sa elemental skill ko lang talaga ginagamit si Alvedo. Pero saka ko na hanapan ng Royal Mask siguro, kasi yung kan natin is naka-offset ako ng Viridescent dito. Ayoko na maghanap. Okay na rin siguro yan for a while, kasi ang hirap maghanap ng... Naubusan natin ng resources like Mora at Heroids. Mahirap. Hirap na mahirap tayo pag AR 50 na, kasi ang mahal mag-upgrade. So yun, level 80 lang muna, kasi yun yung kaya natin. Then ito yung stats ng ating Albedo, di ko alam pagka-pronounce, bahala na. Yan, 57.1% crit rate. Ito yung sa Harbinger of Dawn pag above 90% yung HP natin. And then 185 crit damage, which is parang ang overkill. Ang gusto ko talaga is defense. Mas maganda yung scale ng elemental skill niya sa defense. So yun, 124 ER energy recharge, tas 83 geo bonus damage. Constellations 0 tayo. Ayoko na mag-roll, baka makuha ko siya. Kasi yung C1 niya is kan lang naman energy recharge, which is good para lagi mong ma-spam yung ultimate. Then ito, C2. Ito, yung C2 niya is napakalakas. Mag-scale na sa defense yung ultimate niya. Yun. Masyado mahaba. Ayoko na basahin niya. Basta yun. Then talent, ang finocus ko is yung elemental skill niya na Solar Isotoma. Yun. Papalevel. Pwede ko siyang i-level 8. Kaso, ulan tayo nito. Tsaka, tignan mo naman, 600k mora na lang tayo. Mahal-mahal mag-ups. So, yun. Ano pa ba? So, guys, ipapakita ko yung damage ng E niya sa Ruin Guard. Papakita ko, guys, kung bakit napakagandang gamitin ni Alvedo as a support. Yan. Kung nakikita nyo, guys, yung build, yung team build ko ngayon is Fischl, Alvedo, Venti at saka Bennett. Yung favorite kong gamitin for now. Kasi nakakaumay na si Diluc. May Diluc ako. Level 90. Oh. Bale, yung pagbagsak nung E niya is nasa 5,000. Wait. Try naman natin panatan siya. And also pala, nakalimutan ko yung talent pala niya na hindi yan. Ito okay din kasi nagbibigay siya ng 125 element mastery for 10 seconds kapag nag-ult siya. And then ito yung gusto ko, yung sa E niya, transient, basta yung E niya, basta yun, deal 25% more damage to opponent sa HP ng, kapag half ng HP nila, mas tumataas. So bale, every tick natin is 69, the beast. Diba? 6,969. Try natin i-half HP siya. Ayan. So yung every tick, 7,8. Uncreate, 2,7. 7, every 2 seconds kasi nagpo-proc yung kanya, yung elemental skill. Yun. Oh, nawala. Crit ulit. Non-crit ulit. Grabe, 57% crit. My god. Ayaw mag-proc. Ayun, 7, 8. So bali yung iba kong nakikitang video na umaabot ng 10,000 yung damage nung kanila E. So bali na ako yun, naka pure defense pure defense sa kanila, sa Sons of Ian at saka sa Circlet.
So yun nga guys, ikaw, itetest nga natin yung combo na sinasabi ko para sa Albedo, itong team ko ngayon. Bakit napaka ganda niyang gamitin nasa support? Hanap tayo. Maybe sa floor 12. So guys, dito ito try natin sa floor 9 ang ating team na sila Fischl, Albedo, Venti at saka Bennett. Best boy si Bennett eh. Ano natin si Dilok, bahala na siya dyan. Sorry guys kung masyadong napahaba yung video, ikakat ko na lang kung saan yung magandang part. So napaka walang kwenta ng mga binigay na buff, move and speed na lang. Okay, so the damage test natin siya. Bakit napakagandang gamitin Albedo? Pag yan, ganyan lang, lalapag mo lang. And then, burst ni Venti. Ayan. Yun naman yung damage na lumalabas. Ang dami. Hindi ko na makita. Ano nangyayari? Tapos, ang bilis ang energy recharge ko pag ginagamit ko si Albedo eh. Venti at saka si Albedo, maganda siya, silang combo for ult battery man. Charge natin para masira yung shields. Si guys, napakagandang gamitin ni Albedo for support. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo man yung video na to, hit that like button. And also, kung may katanungan kayo guys, comment down below. And also, don't forget na rin i-subscribe. And i-share nyo na rin sa mga tropa nyo. And then, yun lang guys. Maraming salamat. Happy 2021 ulit. Peace out. Bye.